You're insecure, don't know what for. You're turning... Ginimbal nga ng isang balita ang bigla ang pagkamatay ng isa sa bokalista ng boy band na One Direction na si Liam Payne. Siya ay natagpuang wala ng buhay sa courtyard ng hotel sa Buenos Aires, Argentina. Namatay ang singer matapos itong hulog sa bintana mula sa ikatlong palapag sa nasabing hotel na kanyang tinutuluyan. Pero may mga nakikitang posibilidad na ito ay hindi aksidente. Alamin natin ang katotohanan sa video na ito. Mayroon nga bang foul play ang kanyang pagpanaw? Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Sa mga hindi pa nakakakilala kay Liam Payne, siya ang isa sa bumuo at singer ng sikat na boy band na kilala bilang One Direction, kasama ang iba pang member na sina Niel Horan, Harry Styles, Zayn Malik at Louis Tomlinson. Ang bawat miyembro ay natalo noon sa X Factor at sa di kalaunay pinayuhan sila ng hurado ng nasabing talent show na si Simon Cowell na magsama-sama ang mga ito upang magbuo ng grupo. Dito na nga isinilang ang One Direction na sobrang hinangaan sa buong mundo, lalo na ng mga kababaihan. Sila ay sinuportahan ng entertainment label ni Simon Cowell at hindi nagtagal ay nakuha ng grupo ang mala Beatles mania na kasikatan. Ilan nga sa sumikat sa kanilang mga kanta. Ang 1D ay tinuturing na isa sa best-selling boy bands of all time. Ang kanilang album nga tulad ng Ups All Nights, Take Me Home, Midnight's Memories at 4 ay ang mga nanguna sa US Billboard 200. Ang One Direction din ay nakapagdaos ng napakaraming concert at mga tour sa iba't ibang sulok ng mundo. Sila nga ang may pinakamalaking kinita sa kasaysayan ng musika noong mga panahon na yon. Subalit noong 2015, ang grupo ay nagdesisyon na magpahinga muna. Pero isa sa nakikitang dahilan ay ang interest ng ibang member upang i-pursue ang solo nilang karera sa music. Ang isang member na si Liam Payne ay nag-focus sa kanyang solong karir. Noong October 2016 ay inanunsyo niya ang pagpirma nito para sa recording contract sa Republic Records. Inilabas niya ang kanyang solo single na pinamagatang Strip That Down. Inilabas nga rin niya ang kanyang extended play na First Time noong August 2018. Maraming kanta si Payne na nakasama sa top sa Billboard Hot 100 chart. Kabilang na nga ang Strip That Down at ang iba pang track tulad ng For You kasama si Rita Ora, Get Low kasama naman si Zed, at Bedroom Floor na naging top din sa chart. Noong 2019 ay inilabas ni Payne ang kanyang debut album na pinamagatang LP1. Ibinahagi naman ni Liam na nagkaroon sila ng anak na lalaki na pinangalanan nilang Bear Grey na ipinanganak noong 2017 sa kanyang dating kasintahan at X Factor judge na si Cherry Cole. Sa kalaunay naging kasintahan naman ni Liam Payne ang influencer na si Kate Cassidy. Naharap din si Payne sa ilang kontrobersya sa huling bahagi ng kanyang karera. Kabilang na nga nung sabihin niya sa podcast ni Logan Paul noong 2022 na nung una pa lang ay ayaw na niya sa dati nitong bandmate na si Malik. Iginiit niya nga na ang One Direction ay nabuo dahil sa kanya. Inamin din ito ang problema niya sa labis na pagkahilig sa alkohol. Marami naman ang nagalit at umalma sa sinabi na ito ni Liam Payne. Pero nung maglaon ay humingi ito ng paumanhin dahil sa kanyang mga nasabi. Nasabi lang daw niya ito dahil sa kanyang pinagdadaanan, dahil sa kanyang pagkabigo sa kanyang karera. Si Payne ay napag-alaman din na mayroong karamdaman. Yan ay nang suriin siya ng isang espesyalista at natuklasan niya na mayroon siyang hyperactivity disorder o yung tinatawag na ADHD. Naging bukas naman ito tungkol sa kanyang nakaraan na pakikibaka dahil sa labis na pag-abuso sa droga. Ibinahagi rin ito ang kanyang pagpapagamot sa rehab sa loob ng 90 days noong summer ng taong 2023. Kasunod nito ay inanunsyo ni Payne na gumagawa siya ng kanyang pangalawang album at ibinahagi rin ito na nagpaplano na siya para sa isang tour. Ang kanyang tour ay nakatakda sanang magsimula sa South America noong September taong 2023. Ngunit kinailangan ni Payne na ipagpaliban
ang mga nakatakdang petsa matapos na magkaroon siya ng impeksyon sa kidney. Noong March 2024 ay inilabas ni Payne ang kantang Teardrops. Si Liam Payne o Liam James Payne sa tunay na buhay ay pinanganak noong August 29, 1993 sa Wolverhampton, West Midlands sa England. Siya ang bunso sa tatlong magkakapatid. Nakapagtapos ito sa Wolverhampton College na kung saan ay nag-aral siya ng Technology of Music. Si Payne ay unang nag-audition sa UK reality show noong 2008 sa edad lamang na 14. Kinover nga niya ang Fly Me to the Moon ni Frank Sinatra pero hindi naman ito nanalo. Kamakailan lang noong August 29 ay pinagdiwang pa niya ang kanyang ika-31 na kaarawan sa England. Si Liam Payne ay huling namataan na nanunood ng concert sa kanyang dating bandmates na si Niall Horan sa Argentina noong October 2. Pero isa na namang kagimbal-gimbal na balita ang gumulat sa music industries. Dahil noong October 16, 2024 ay natagpo ang wala ng buhay si Liam Payne sa courtyard ng hotel ng Buenos Aires, Argentina. Unang ang inihayag ng The Argentine News Channel na ang pagkamatay ng singer ay dahil sa aksidente matapos itong mahulog sa bintana mula sa ikatlong palapag ng hotel na kanyang tinutuluyan. Pero ang sabi ng ilan na mga nakakita kay Payne bago ito pumanaw ay tila daw may mali sa ikinikilos nito na parang wala sa kanyang sarili. Nakita pa nga raw ito sa lobby ng hotel na tila lango sa droga at alak. Binasag pa nga raw nito ang kanyang sariling laptop. Kaya naman hinikayat siya ng security personnel ng hotel na bumalik na sa kanyang silid. Matapos ang kanyang pagkamatay ay pinuntahan ng mga otoridad ang kanyang kwarto. Dito na nga natuklasan ang piraso ng mga ipinagbabawal na gamot. Nakita rin na sira-sira ang mga gamit sa loob ng kwarto sa nasabing hotel. Kinumpirma naman ng Director of Communication ng Buenos Aires na si Pablo Policicho na ang pagkamatay ni Liam ay hindi aksidente kundi sinadya talaga nitong malon mula sa bintana ng kanyang silid. Inimbestigahan naman ng mga otoridad ang kanyang pagkasawi at isinasagawa ang autopsy sa kanyang labi upang malaman kung may foul play ba na nangyari. Ayon naman sa head ng Buenos Aires Public Emergency na si Alberto Recenti ay nagtamo si Payne ng sobrang laking pinsala tulad na lang ng pagkadurog ng kanyang bungo. Imposible nga daw na makaligtas pa ito dahil sa sobrang taas na kanyang nilaglagan na tinatayang 13 meters. Pero ilang oras nga bago ang pagkamatay ni Liam Payne ay nagawa pa nitong mag-post ng mga larawan at video sa kanyang Snapchat story. Pero mabilis na nabura ang mga ito sa di malamang dahilan. Ayaw namang magbigay ng komento at nananatiling sarado ang mga bibig ng kanyang mga dating nakasama sa banda na One Direction. Si Liam Payne ay pumanaw sa edad na 31 lamang. Ang kanyang mga tagahanga at tagasuporta ay labis na nagdadalamhati at nakikiramay. Nag-alay pa nga ang mga ito ng bulaklak at kandila sa harap ng hotel na kung saan ay nagwakas ang buhay ni Liam Payne. Nakakalungkot mang sabihin ay tila hindi na yata matutuloy ang iniintay ng marami na magkaroon ng reunion ang One Direction dahil ang isa sa kanilang original member ay sumakabilang buhay na. Magkaroon man ay hindi pa rin masasabi na ito ay isang reunion kasi nga ay kulang na ng isang miyembro. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan ko. Marami pong salamat and God bless sa ating lahat.